Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Sir John at welcome sa Sinagam. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang subsystems of the earth. Ito ay ang ikalawang lesson para sa ating earth and life science. Sasagutin natin ang mga tanong na, what are the four subsystems of the earth and how do matter and energy flow in the different subsystems of our planet? The first subsystem is the atmosphere. It is the gaseous layer above the Earth's surface, primarily composed of different gases such as nitrogen and oxygen. So, siya yung blanket of air na nasa taas natin. So, ang function niya ay it protects us from the harmful radiation from the sun and at the same time, it traps heat para naman tayo sa mundo ay hindi manigas sa lamig. So, anong laman or ano ang composition ng atmosphere? So, the atmosphere is 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1% other gases like argon and carbon dioxide. Now, magtataka kayo bakit 78% yung nitrogen, 21% lang yung oxygen, eh bilang tayo yung nabubuhay, kailangan natin ng oxygen. Well, one reason ay ang nitrogen is non-reactive, hindi siya reactive, pero ang oxygen is highly reactive. Imagine kung baliktarin natin yung dalawa, 21% yung oxygen at 78% yung oxygen at 21% yung nitrogen at magsindi tayo ng lighter. So ano kaya yung mangyayari sa apoy? The next subsystem is the hydrosphere. It is the water part of the earth that includes the solid, liquid and gaseous water in the planet. So, pag sinabi nating solid, siya yung mga frozen water. So, in the form of ice, glaciers, permafrost na makikita sa polar regions at saka yung area malapit sa poles. Of course, the liquid water, kasama dyan ang ocean, ang rivers, ang lakes, yung nasa ilalim ng lupa na tubig. At yung gaseous naman, yung nasa atmosphere in gas form, the water vapor. Speaking of water, ang ating planet is covered with 71% water. Almost 2/3 ng surface ng mundo ay tubig. Kaya ang tawag minsan diba sa planet Earth is blue planet. It's because of water. Now, sa lahat-lahat ng tubig na yun, 97% is salt water. 3% lang yung fresh water. Now, sa 3% na yun pa, almost 70% ay frozen. So, hindi natin mapakinabangan. 30% is groundwater at 1% lamang yung surface water na nagagamit natin for the human activities. Next ay geosphere. This is the part of the earth that consists the entire planet from the center to the crust. So ito, alam ko familiar tayong lahat dito. The layers of the earth. So the center is the inner core. It is composed of solid iron and nickel. The outer core is molten iron and nickel. At alam natin, base sa nakaraang lesson, na ito yung nagbigay kung bakit may magnetic field ang ating mundo. The mantle is the thickest layer and the crust is the thinnest layer. So the last sphere is the biosphere, the sphere of life. And wala nang iba kundi ang mundo, dahil ang mundo ay buhay. So kasama dyan ang mga organisms na nasa lupa, nasa hangin, nasa tubig, malaki, microorganism, kahit yung coronavirus pa man, that is part of the biosphere. May buhay nga bang mga virus? Now, another question na kailangan nating masagot. Paano ba nag-circulate ang mga energy at matter and other nutrients in
the four subsystems of the Earth or through the four subsystems of the Earth. So sa pamamagitan ng diagram na to, maiintindihan natin that the nutrients are actually connected to one another and the flow of energy and matter is actually connected sa lahat-lahat sa kanila. So atmosphere is connected to hydrosphere, hydrosphere connected kay geosphere, geosphere connected kay atmosphere, at lahat sila ay connected sa biosphere. For example, because of solar energy, yung init na galing sa araw, di ba ang water ay nag-evaporate? Saan ito pumupunta? Sa atmosphere. Pagka mabigat na at hindi na kayang i-hold ng clouds, ano mangyayari dito? Uulan, babagsak sa lupa. So, pag malakas yung flow, yung bahagi ng lupa ay natatangay. At anong meron sa lupa? Minerals, nutrients. So, nadadala ito sa iba't ibang bahagi ng Earth na kung saan nagagamit at na re-recycle siya. Now, all of them are also connected to the biosphere. We are steward bilang tao. We are steward of the Earth at tayo ang tagapamahala. At hindi lang tayo tagapamahala. Nagiging bahagi din tayo ng flow of nutrients. Because, one, when organisms die, yung nutrients mapupunta sa lupa. Another, our activities affect the Earth. So, we are connected to one another. And speaking of which, let us remember the principle of interconnectedness. So, nabanggit ko kanina that we are connected to one another. At kung ano man yung gagawin natin sa mundo, magkakaroon ito ng ripple effect sa iba't ibang bahagi or iba't ibang organism na meron dito sa Earth. So, whatever we do, it has an impact. And let us remember na isa lang ang ating mundo at pangalagaan natin ito. Magandang araw sa inyo lahat at maraming salamat.